morning, guys, and I have a short details about what's family member. So pinanood ko siya, guys, from episode 1 to episode 8. So ayan, since ito ngayon trending, so ginawan ko siya ng konti lang na short video. So ayan, nakakalungkot isipin na sa kabila ng masayang pamilya nila at the first sobrang saya ng kanilang pamilya, hindi mo talaga maiiwasan, guys, o hindi mo talaga malalaman ang totoong istorya based on social media, kasi based on social media masaya sila ng family, parang wala silang problema, parang wala silang parang hindi sila nag-aaway. So we never know na nag-bankrupt na pala sila, na let's start na nag-away-away na sila, kaya let's start na wala na silang ano sa isa-isa. May 28, Shanine got pregnant at the third trimester, and she want to name her Nico. So at that time, sinabihan niya si Chris. So it's a pretend, guys, na masaya siya. Para lang kasi na magkukuha, nakikita mo kasi sa mukha niya na parang hindi masaya yung balita na natanggap niya, hindi siya masaya. So ayan, na siya. And in June 12, guys, they started arguing dahil sa mga may mga ano sila sa yung parang ano yung mga lupa nila. Basta nag-start sila ng bankrupt. So starting go si Shanine, June 27, 2018, so si Shanine ang children niya, guys, ay nagpahinga muna, nag-vacation sila doon sa pamilya ni Shanine sa Carolina. Ayan, 6 weeks sila doon. So, nag-stay sila doon. And, after a week, after, hindi na nagre-respond si Chris kanya. So, si Chris, going out. Si Chris naman sa other side niya, doon, nag-out siya, going out siya with Nicole. So, ayan, expect ganda siya ng Nicole habang wala yung asawa niya. So, Shanine naman, she was distressed. She was so depressed and frustrated, guys, kasi wala, hindi nagre-respond si Chris sa kanya. Ni how, ni who, hindi siya nag-ano ng mga phone calls at text messaging niya. So at the July 31, Chris flight to North Carolina, doon sa family ni ano, para kunin sila mag-anak. So in August 7, the Watts family come back to Colorado. So ayan, in August 8, guys, Shanine cancels, parang nagka-problema na sila, guys, parang desperate na si, parang nakakaano na si, nakakahalata na si Shanine, nakakahalata na siya, parang nag-iba si Chris. So, kinancel niya yung children's gender party celebration sana nila, so nakancel na yun. After that, on August 11, Shanine out on business trip with her with her friend Nicole, the other one, the good Nicole. So ayan, while Shanine is out, Chris is always going out also to Nicole, the mistress one. So and when Shanine is out, guys, yun nga, nag-date sila ni Nicole. Si Chris at si Nicole nag-date sila. So, walang pambayad ng cash si Chris. So, ginamit ni Chris yung credit card nila na alam na ano pala sa yung parang joint account nila ni Shanine. So, nung matapos silang mag-date, yun ang binayad ni Chris doon. So, nag-appear at nag-text or nag-email sa nag-email kay Shanine ang bank na ganun nga, nagbawas ng hindi ko masyado ano kung magkano yun. So nagtaka si Shanine bakit for the first time ko no, hindi daw yun pang isang tao lang na payment. So ayan, nagtaka na si Shanine. So pagdating ng August 13, guys, nagbalik si Shanine sa Colorado. So ayan, 11
9:48 PM, siya name drop by her friend, the cool, the good one. Ayan, drop siya doon. Tapos yun na yung huling huling nakita na buhay si Shanae. So, based on the investigation, guys, yun na pala yung araw na yun. Yun na pala yung madaling araw na yun. Yun na yung nag-away sila ni Shanae at the Chris. So, ayun nga, guys. August 30 na madaling araw, hinatid siya ni Nicole, the good one ni Nicole, doon sa kanilang bahay. So, after that, yun na yung huling pagkikita. Hanggang nakita na buhay si Nicole. After that, mga umaga, her friend Nicole, the good one, texting and trying to contact her kasi nga may appointment si Nicole o si Shanae sa kanyang doctor kasi nga masama yung pakiramdam niya. So, nag-detect siya, nagtatawag siya, hindi niya makontak, hindi siya sinasagot ni Nicole o ni Shanae. So, sa na Nicole, the good Nicole, go to her house, ayan, at nakita niya doon, nandun lang naman yung bag niya, yung gamit niya, slipper na ginamit niya, nandun daw yun. So, he's trying out to text or call Shanae, pero hindi talaga niya makontak. So, ayun, tinawagan niya si Chris to update. Punta si Chris sa bahay nila, mga alas 2 na ng hapon. At doon nga, guys, nakita, ay na-observahan na dumating yung mga, nagtawag na pala si Nicole, the good one, na nagtawag siya ng police, 911. Nagdiretso siya doon sa parang garahe. So may kotse, may kinuha siya sa kotse. Ang investigator, guys, kinuha niya yung ring doon, yung wedding ring nila. So ayun nga, pumasok kinuha, pinaspasok sila ni Chris sa loob ng bahay. After doon, nag-investigate sila kung ano, pinasok nila yung mga room, yung mga kahit saan area ng bahay, pinasok wala doon si Shanae at yung mga bata. So, tinanong ni Nicole, the good one, the friend of Shanae, na saan si, sabi niya, umalis daw ng, nag-playmate ng mga playmate niya. So, ayan, umalis daw si Shanae kasama yung mga bata. So, nung pumasok sila sa room ng mga bata, guys, wala din yung mga kumot, yung mga nawala doon. So, nagtaka na si Nicole, the friend of Shanae, na gano'n. Mistress nagbigay din ng panig sa kanya na hindi niya daw alam na may asawa
si Chris. Hindi niya alam kung anong nangyayari. So, nagbigay siya ng statement niya, guys, na gano'n. So, after that, dumating yung papa niya. Out lang kayo, guys, at